Hi guys, greetings from DOH, Malinaw Treatment and Rehabilitation Center, based here in Comon, Albay. So, I just want to say thank you first of all for joining and participating in our very important advocacy. We are now reaching out to the young generation, to the young population, and my encouragement to you is that there's a verse in the Bible that says that do not let anyone look down on you because you are young. But by your action, by your behavior, you let everyone see and let everyone know that the lives of young people really matter. And in our history, we can see that when the young people join together for a very good cause, they can move mountains. So we are reaching out to you now through a drug abuse campaign. And we know that your lives are very precious, that your lives really matter. So yun ang encouragement ko to each and every one of you. Now, we believe in your talent. We believe that you have a future. We believe that God has a great plan for you. So maybe ang hope ko through this activity is we can touch lives and we can let you know and we can teach you that there is really life beyond drugs. And this is also a way to reach out to those who really need help. So join this activity and enjoy this one. We hope to, when COVID is gone, we hope to meet you face to face. So God bless everyone. Thank you. Sa video nito. So, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. So, purihin ang ating Diyos sapagkat buhay tayo ngayon. Ano? Sa pagdala ng sunod-sunod na bagyo at mga malalakas na bagyo na dumating sa atin. Ito, buhay pa rin tayo. At nakikinig kayo sa akin ngayon at nanonood. Ano po? So, sige. So sa araw po ngayon ay may babahagi po ako sa inyong mga kaalaman. Okay? So, bago dyan ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako po si Ate JB. Ako po ay isang magagawang panlipunan dito po sa Malinaw Treatment and Rehabilitation Center. At sa araw na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang presentation and concept na ginawa ng aming addiction training consultant na si Dr. Fernando Corvas. So, isa rin po siyang Pilipino. Kaya lang doon na po siya nagtrabaho sa nagtrabaho nga doon sa ibang bansa. Ano po? So okay. So pag-aaralan natin o pag-usapan po natin ngayon, ano ba ang concept ng risk and protective factors for drug use? Okay. Sige. So next ay yun. Ayon sa datos or report na ginawa ng Dangerous Drugs Board, there is an increment of increase sa figure na mga tao na gumagamit ng drugs sa loob ng mula 2012 hanggang 2016. So, tumaas siya from 1.3 million, so makikita natin, na at ngayong 2016, ito ay naging 1.8 million na. Ano? So, ibig sabihin, dumalaki na talaga ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sige. So, okay. So, ayun naman sa makikita natin dyan sa datos na 4.8 million Pilipinos ano po, ay gumamit sa buong buhay nila, nag-try sila na gumamit ng illegal na droga. At 80% nito ay nasa high school level. Okay? So, nasa kabataan talaga na stage. And according naman sa 2012 United Nations report, okay, ang Pilipinas daw ang may pinaka-highest na ano, methamphetamine or shabu user sa buong East Asia. So it's about 2.2 Pilipinos sa edad na 16 to 64 years old ay gumagamit ng shabu. Okay, sige. So kaya dahil dyan sa paglaki ng bilang ng mga tao na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa ating bansa, ang National
Institute for on Drug Abuse ay nag-conduct ng isang research-based drug prevention para sa mga kabataan at sa adolescents. Okay? Anakin, ano ba ang origin or pinagmulan ng drug abuse at paano ba ito dumahantong sa pagiging addiction? Okay? Sige. So, kaya kami at ang buong MPRC ay kaisa sa advocacy na ito na ginagawa ng ating gobyerno at ng buong bansa para labanan at sugpuin ang paglaganap ng mapaminsalang droga sa ating lipunan. Sapagkat naniniwala kami na ang buhay mo, ang buhay ko, buhay nating lahat at ang buhay ng ating mga susunod na henerasyon ay napakahalaga. Sapagkat ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Diba? So, paano magiging pag-asa ng bayan ng ating mga kabataan kung sila ay magbibiktima ng mga pinagbabawal na droga na ito? Okay? So, yan. So, sa pagpapatuloy, paano po ma-prevent natin ang karamihan sa pagkahulog sa bitag ng pinagbabawal na droga na ito? Ay pag-usapan po natin, ano po yung sinasabi na risk factors and protective factors para sa drug use. Okay? So, naitanong nyo na ba minsan sa inyong buhay o sa inyong sarili o sa inyong mga kaibigan habang nag-usap-usap kayo, bakit ba maraming mga tao sa ngayon ang kahit na alam nila na pinagbabawal ito ng batas, ay still gumagamit pa rin sila ng pinagbabawal ng droga? Sa tingin mo kaya, ano kaya ang sagutan nito? Okay? So, sabi dyan, ayon sa research, ay meron daw na iba't ibang factors na nakaka-influensya bakit ang isang tao ay nalululong or na-influensyahan para gumamit ng pinagbabawal ng droga. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon, okay? Pero unahin natin, ano ba ang kahulugan ng risk and protective factors? So, ayon sa ayon kay Dr. Purpose, so, ang definition niya or kahulugan ng risk factor ay ito daw ay mga katangian na isang individual or isang kondisyon niya sa pamilya, sa school, o sa community na nagpapataas ng kanyang tsansa o tendency para mag-engage sa isang unhealthy behaviors o para makagawa siya ng mga maling kilos o gawain. Okay, so in short, ang risk factor daw ay nagpapataas ng tsansa ng isang tao para gumamit or umabuso ng drugs. Okay, so kasama po dito yung paggamit ng alcohol, pagsigarilyo, pag-involve sa mga violent mga activity, suicide, or pag-engage sa early sexual activities. Okay, so yun yung sinasabi doon na risk factors. Okay, so ano naman ngayon ang protective factors. So, ang sabi dyan, ang protective factors ay mga katangian ng isang individual, kondisyon sa kanyang pamilya, sa school, o sa community na tumutulong sa isang tao para mamanage niya ang mga challenges na dumating sa buhay mo. Kahit anumang problema, kaya nito itong mamanage dahil sa mga protective factors nito. So, in short, ibig sabihin ng protective factors ay pinapababa niya yung risk or panganib ng isang tao para gumamit ng droga. Okay. Sige. So, these factors are composed of influences in different domains of life. So, ito yung family, yung peer and friends, school, community, and personal, yung individualismo. Okay, so ito rin po ay sinusuportahan ng theory ni Yuri Bronfenbrenner. So ako, ayon sa ecological system, ang human development daw, yung pag-develop ng isang tao, ay nakaka-influensya sa iba't ibang environmental system. Okay, so sabi dyan na ang development ng isang tao ay naapektuhan ng iba't ibang mga tao o iba't ibang mga bagay na nasa paligid. So, yun ibig sabihin po ng ecological system na ito. Okay. So, ngayon ay isa-isahin natin yung mga risk factors sa family, sa school, sa community, sa individual, and sa peers. Okay. So, sa family muna tayo. Okay. So, ibig sabihin dito sa family risk factors, kapag ang isang bata daw ay na-raise or pinalaki sa isang pamilya na may history na and patterns ng drug use, ang kanyang mga magulang ay involved din sa droga or gumagamit din ng droga or alcohol,
meron ang kanyang magulang na poor parenting or hindi na monitor or hindi na supervise ang nagagabayan ng kanyang mga anak. Kapag ang pamilya ay hindi, kumbaga yung rules or patakaran sa loob ng bahay ay hindi klarado, okay? So, in short, mayroong violence, may problema sa loob ng isang pamilya. Kapag isang bata daw ay nakatira sa isang pamilya na ganito ang senaryo, ay mataas ang tsansa ng isang bata na mag-develop sa kanya ang behavioral problems. Ano po? So, isa din sa nakaka-apekto sa isang personality ng isang bata ay yung attitude. Ano ba yung behavior ng ugali ng mga magulang pagdating sa mga bagay-bagay, lalo na sa pagtingin niya sa droga, pagtingin niya sa krimen. So, kapag ang isang ang magulang na ganito, eh syempre, factor yon, risk factor yon na ma-influensyahan niya yung kanyang anak na maging ganun din yung kanyang kaisipan. Kasi syempre, di ba, sinasabi natin na sa pamilya, unang natututo ang bata. So, yung role modeling doon unang na nakikita ng bata. So, napaka-importante ang pamilya. Sunod na risk factor ay yung sa peer or sa friends. So, sabi dyan, ang young people daw na sumasama sa mga kaibigan na nagsisigarilyo, umiinom, at nag-i-engage or involved sa mga criminal activities, ay somehow daw, may tendency din ang isang tao na ito na gumawa din or gawin din yung same activity na ginagawa ng kanyang mga kaibigan. So, ayon nga dun sa saying, di ba, na tell me your friends are and I will tell you who you are. So, ibig sabihin, no, na kung sino yung mga sinasamahan ng mga kabataan, ng mga bata, anong klaseng kaibigan yung sinasamahan niya, ay ganun din siya. Okay, so, isang risk factor to. Okay, so ano pa? Kapag ang isang bata or isang kabataan ay na-involve sa gang. So, syempre, hindi maganda yung mga ginagawa ng mga ganito. Okay? Sige. So, another risk factor ay sa school naman. So, ibig sabihin na kapag ang academic failure daw during sa elementary years, especially sa grade 4 to 6, kapag ang bata daw ay nag-fail sa academic sa edad na to, ay mataas daw yung chance na mag-develop sa kanya yung early pregnancy, yung dropout. Syempre, hindi siya masaya sa school niya, kaya alis siya sa school, hindi na siya papasok. So, magiging violent din siya. And in the end, ay mahantong din siya sa paggamit ng illegal na droga. And kasama dyan is yung low commitment sa pag-aaral. Sabi sabihin nito na ang bata na to ay hindi niya naiintindihan yung kahalagahan o importansya ng school sa buhay niya. Kaya madalas, yun nga, mababa yung attendance sa school, hindi siya pumapasok. So instead na nandun siya sa school, pupunta na lang siya sa mga kaibigan niya. May involve siya sa mga away, sa mga politics. So yun yung risk factor kapag ganito klase yung school. Okay? Sige. So, next factor is yung community. So, sabi dyan, ang mga bata daw na nakatira sa isang community na mataas yung accessibility, mataas yung access nila sa gateway drugs. Ano yung gateway drugs? Ito yung alcohol at cigarettes. Yun. So, kapag ganun daw, ang isang bata, nakatira siya sa lugar na yon, extreme yung poverty, grabe yung kahirapan, mataas yung crime rates sa lugar na yon, and ay ibig sabihin, prone daw o malaki yung tendency na isang bata na mag-develop ng behavioral problems and may involved din siya sa mga crime activities. Okay? So, yun ibig sabihin dito ng risk factor sa community. Okay, so ano naman yung sa personal or sa individual? So, ayon sa research, ang young people daw, ang mga bata na nag-umpisa na gumamit ng droga sa batang edad, below 15 years old, ay mataas daw yung risk, twice the risk of having drug-related problems. Ano po? Kasi the earlier na nag-engage sila sa unhealthy behaviors, ibig sabihin, mas mataas yung risk or chance nila na magkaroon ng mga problema sa pag-ugali. Okay. So, kasama dito yung exposure sa social media. So, number 7, yung childhood media exposure to violence and alcohol. So, napaka-importante ito kasi sa panahon ngayon, puro social media na lang, at the age of 2 years old and 3 na maaga pa lang, nandoon na sila sa social media, na YouTube na. So kapag hindi ito nagagabayan, nakakapanood sila ng mga aggressive and violent na mga napapanood. So itong mga napapanood na nila ito,
apekto sa ugali, sa behavior ng isang bata habang lumalaki siya. Ano? So, nag-develop sila ng aggressive and impulsive behaviors. So, which is hindi maganda. Okay po? Sige. So, yun yung sa personal risk factors. So, makikita natin na yung risk factors ay napakalaki yung influence sa development ng isang bata. Lalo na sa bata pa lang, yung childhood development pa lang, ay malaki yung factors na na-influence o na-contribute niya para mag-lead doon sa mga problematic behaviors sa pagtanda. Okay. So, example dyan. Sabi dyan is yung serious aggressive behaviors seen at a young age. So, dito daw, kapag hindi daw ito na-control at the young age, magdadagdag ito, mas magiging risk factors ito ano sa pagpumasok mo siya sa school. Kasi pag naging aggressive siya sa school, magkakaroon siya ng ano, kaaway sa school niya. And syempre, i-reject siya ng kanyang mga kaklase. And at the same time, mapapunish pa siya ng kanyang mga teacher kasi hindi siya maiintindihan. So dahil dyan, it can lead sa mas malaking problematic behaviors at mag-lead sa drug dependence and antisocial behaviors. So yun yung problem doon kapag hindi na-manage yung risk factors. Ano po? So how risk factors can influence drug abuse? So sabi dyan, they may be additive. So ibig sabihin na the more is a child is exposed doon sa mga risk factor na sasabi ko, ay mas mataas yung chances nila na mag-abuse sila ng droga. Research has shown that the key risk periods of drug abuse are drug major transition in children's life. So ito yung adolescent stage na doon daw yun according sa research, yun yung pinaka yung period na talagang crucial, okay? Dahil sa transition na yun, doon mahirap na mas nakaka-develop yung ibang mga kabataan na mag-engage sa unhealthy behaviors. Okay, so sunod is the presence of many protective factors can lessen the impact of abuse risk factors. So ibig sabihin nito na mas maraming protective factors ay mas maganda. Okay, para sa as part ng prevention natin, kailangan nating ma-lessen yung mga risk factors na ito. Okay, so pumunta na tayo sa risk factors. So makikita nyo, di ba, sa mga nasabi ko, napakaraming mga risk factors na pwede po na na kinakaharap or challenge sa atin, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa mga yung mga bata pa lang. So napakalaki ng challenge para sa atin yung ma-develop yung development stage nila. Ano po? So therefore, sa early development pa lang ng stage ng mga bata, dapat nandoon na tayo sa prevention program, both sa family, sa school, and sa communities. Para itong risk factors na ito ay hindi na sila mag-lead, kumbaga mabawasan yung mga risk factors na ito. More on tayo doon sa protective factors. Okay, so ano yung mga protective factors na ito na para makatulong na maiiwas natin or maiprevent natin yung ating mga kabataan na gumamit ng illegal na droga? So, sa personal or individual. So, from development ng early aggressive behavior, sa kailangan nilang ma-develop sa kanila yung self-control. Ano? So, maturuan natin sila na paano yung makontrol ng kanilang sarili, maka-develop sila or matuto sila ng mga life skills, activities, and competence. Ano? Magkaroon sila ng positive relationship sa mga tao, and especially yung magkaroon sila ng positive self-concept and personality development. Yung pagtingin nila sa sarili nila, kailangan ay maging maganda. So yun yung kailangan na part para ma-prevent natin yung risk factors na ito sa personal or individual na na kumbaga ma-develop. So another is yung religious identity. The more na ma-engage natin yung ating mga kabataan sa isang religious activity, maging productive siya doon, ay mataas yung chances na hindi sila mag-develop ng mga behavioral problems. So doon naman tayo sa peers and friends. So kung ang isang bata sa risk factors ay may sumama siya sa mga kaibigan niya na marunong magsigarilyo, mag-alcohol, sa protective factors, kailangan maturuan natin yung ating mga kabataan na pumili ng kanilang mga kaibigan. So dapat doon sa mga kaibigan na hindi nagsisigarilyo, hindi umiinom, at nag-create o kumbaga nagbibigay ng emotional support
Ano po? So, nagiging positive role model siya. So, dapat ganun yung mga klase ng kaibigan na sinasamahan ng ating mga kabataan. Sige, so next sa family, kung sa risk factor, weak yung parental guidance ng ating mga magulang, sa protective factors, kailangan ay patatagin natin yung parental guidance. Kailangan natin na turuan yung ating mga magulang kung paano yung effective parenting. Diba? Sa school, hindi tinuturo yung effective parenting, ano? Kaya ngayon sa preventive program natin, kailangan yung family natin, yung mga magulang natin, ay na-educate din. Paano ba yung tamang pagpapalaki ng kanilang mga magulang? Okay? So, kailangan i-monitor and supervise talaga yung mga anak. I-guide sila sa paglaki nila. So, yun yung pinaka-crucial at importanteng role ng mga magulang. Okay. Next ay sa school naman. Ano yung protective factor sa school? Kung may availability daw ng drugs sa school, kailangan daw ng strong anti-drug policy sa mga eskwelahan. Ano po? So, kailangan natin na pataasin yung academic performance ng ating mga estudyante. Ma-feel nila yung child-friendly school, di ba? So, i-engage natin yung ating mga kabataan sa mga extracurricular activities, sa mga school organizations na mararamdaman nila na worthy sila, mahalaga sila. Okay? So, turuan natin yung mga, o i-motivate natin yung ating mga kabataan na magkaroon ng interest sa pag-aaral. Pakita natin yung importansya ng edukasyon sa kanilang eskwelahan or sa kanilang importansya ng edukasyon sa kanilang buhay. So, yun. Sa community naman, kapag may grabe yung extreme poverty ng isang community, so kailangan daw na patatagin yung relasyon natin sa community sa pamamagitan na ano po, pagkakaroon ng mga active and positive programs and opportunities and project and activities para sa ating mga youth, sa mga kabataan natin. Ano po? So, isa yun po. So, dapat meron po na infrastructure or may lugar na pupuntahan yung ating mga kabataan para in case kung saan sila hihingi ng tulong or kung saan nila gagawin or kung saan sila gagawa ng mga certain na mga productive activities. So, maganda yun na magkaroon tayo ng ganong klaseng community. Ano po? Sige. So, yun po yung protective factor sa mga nasabing domains ng ating buhay. Okay. So, i-summarize ko, ano po, so ito yung domains natin, yung individual, family, peer, school, and community. So, makikita natin dyan sa kabila, yung risk factor, and sa kabila naman is yung protective factors. So, yun po yung summary nyo. Okay? Sige. So, next po tayo ay yung sa prevention program. So, kailangan daw na pababain natin yung risk factors. Okay, yung mga nabanggit mong risk factors, kailangan i-lessen po natin yun na ma-expose yung ating mga kabataan, yung ating mga maliliit na bata sa mga risk factors na yun. Okay, so kasama dyan yung sa parenting, yung sa bahay. So, interest sa bahay talaga to, no? Okay, so kailangan daw sa prevention program, i-enhance natin yung protective factor. So, pataasin natin, patatagin natin yung family ban sa pamilya, parental monitoring, involvement ng family sa kanilang mga anak. Okay? So, yan. Sige. So, ang prevention program din daw should target all forms of drug use. So, hindi lang po yung illegal na droga. Kasama po dito dapat is yung cigarettes and alcohol. Dapat ay ini-inform natin yung ating mga anak, ating mga kabataan, kapwa kabataan, na dapat ay hindi tayo nag-engage sa ganung mga substance. Kasi hindi talaga maganda ang pagkakaroon. Ano po? So, include natin yung mga skill-based training programs, awareness, okay, mga kagaya po nito, mga drug awareness sa ating schools, sa ating community. So, maturuan sila ng mga skills na ma-develop sa kanila. And syempre, dapat focus din sa family. Kailangan din na maturuan natin ang ating mga magulang kung paano ba yung tamang pagpapalaki ng kanilang mga anak. Okay. Sige. So, next po is kailangan i-involve din natin yung community and school sa paanong paraan, sa pamamagitan po ng mga media campaigns, ng mga policy or mga policy po na i-create po nila sa kanilang mga localities. Okay. So, in that way, mape-prevent po natin yung ating mga kabataan na mag-involve.
sa mga hindi magagandang activity. Okay? So, kasama ko dito is yung gusto ko yung pinapatupad na yung curfew hours. So, maganda po yun. So, in that way, nami-minimize natin yung ating mga kabataan. Nakakontrol natin sila na sa ganong oras, dapat nandun na sila sa kanilang mga tahanan. Okay. So, sabi dyan, we all stand on the shoulders of the generation that came before us. Therefore, we have the obligation to pass on a world to the next generations which is a little better than the one we inherited according to Robert Ball. So, ibig sabihin na kailangan ang ipapasa natin sa susunod na generation ay hindi yung pangit, kundi yung mga magaganda dapat na mga bagay. Okay po? So, mas maganda kaysa sa ina-experience natin ngayon. So, kung makikita po natin na mabigat ang problema po pagdating sa paglaban dito sa illegal na droga. No, ang hirap-hirap po siyang sugpuin. So, marami po tayong na-encounter na problema sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating komunidad, sa ating school. So, gaano man siya kabigat, ano? So, kapag tulong-tulong, okay? So, may someone, mayroon ka na mararamdaman mo na may mga tao na handang tumulong. At syempre, nandiyan ang Panginoon at pananalig sa ating may kapal, sa Diyos na lumikha sa atin, na siya ang control sa lahat ng problema na pinagdaraanan natin sa ngayon. Dahil sa paniniwala na yun, ang lahat, anuman na risk factors na meron po tayo, ay malalampasan po natin. No? Ano po? At sa pagtatapos po, gusto ko po kayo iwanan itong Bible verse na ito na matatagpuan po sa Philippians 4, verse 4 to 7. Sabi dyan, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition. With thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, mga kaibigan, mga magiging kong nanonood ng video na to, gaano man po kabigat ang pinagdaraanan mo ngayon, gaano man karami ang risk factors na mayroon ka ngayon. So, ang lahat pong iyan, kapag ipinalangin natin sa ating Panginoong Diyos, mulang imposible sa Kanya. Lahat po yun ay nabibigyan po natin ng solusyon at lahat po ay malalampasan po natin. Okay? So, manalig lamang po tayo sa ating Panginoong Diyos na siya may likha sa atin. Sapagkat mahal na tayo and He cares for you and for me. Okay? So, that's all, family. So, dahil dyan, kung kayo po ay na-bless ng video na to, may natutunan po kayo, i-share niyo po ito sa kapwa niyo, mga kabataan. So, tulungan niyo po ang magtulungan po tayo kung paano natin supuin ang illegal na droga na ito sapagkat hindi talaga maganda ang dulot ng illegal na droga na ito sa atin, sa sarili natin, sa pamilya natin at lalong-lalo na sa buong community natin. So that's all, family. Maraming salamat po sa pakikinig po sa akin. God bless po sa inyong lahat and mabuhay po tayong lahat. Okay? So, thank you!